Considered as one of the most biodiverse areas in the Philippines, Quezon Protected Landscape serves as a sanctuary to some of the world's rarest and most endangered forest trees and animals. Kung titignan niyo po ang QPL, ito po ay nasa gitna ng Calabarzon. Hindi naman po lingid sa kaalaman ninyo na makikita niyo na may mga nakatira na dito. Sa loob po mismo ng protected area. Kung meron pong mga tao at may mga kalsada po, of course, naandyan po yung threat ng timber poaching o yung pagpuputol ng mga kahoy, naandyan din po yung posibleng kaingin making at naandyan din po yung pag-uuling. Ang Quezon Protected Landscape or QPL, ito po ay pinamumunuan ng kung tawagin natin ay Protected Area Management Board na kung saan ito ay binubuo ng iba't ibang ahensya. Of course, galing sa DNR, yan po yung ating chairman ng PAMBI. At meron din sa DA or Department of Agriculture, NEDA, PNP, meron din tayo sa DND. Meron din tayong galing sa LGU. Incidentally, yun pong ating QPL ay binubuo ng tatlong munisipyo at apat na barangay. So lahat po ng local chief executives ng munisipyo at barangay na ito ay kasama po sa Protected Area Management Board. Reminisce the past as you set foot on Mount Pinagbanderahan, a historic site where the Katipuneros raised the Philippine flag during the fight against the Spaniards. So aside from giving livelihood opportunities sa ating mga local residents, sila po ay nakakasama natin sa pagpoprotekta at pagkukonserba ng ating protected area. Kami po ay talaga pong tumulong nga po sa ahensya nga po ng DNR na yung mga kahinahinalan na tao na pumapasok diyan ay agaran nga po namin sinisita para nga po yung mga kalikasan dito ay hindi po masalaula ng kung sino-sino lang ang pupunta po diyan. Nasasakupan po tayo ng Quezon Protected Landscape yung mga pangunguan ng mga halaman, hayop, at mga ultimo kahit mga bato po, bawal na bawal po namin inaano sa mga bisitang kuwain. Kung mayroon pong mga darating ditong bisita sa aming lugar, dito po muna namin pinatutuloy sa amin pong Protected Area Management Office para po bigyan po sila ng briefing kung ano po lang ang kanilang pwedeng gawin sa loob ng protected area at kung ano po ang mga hindi dapat gawin ay amin po muna silang binibrief. Then meron po kami ditong ipinapatupad po namin dito yung leave no trace. Yan po. Get nothing but pictures, take nothing but memories, and leave nothing but footprints. Yan. So, hindi po pwedeng magdala ng pagkain sa loob dahil magtatapon po sila ng basura. So, iniiwasan po natin na magkaroon po ng basura sa taas. Alinsunod po dun sa ating mga proyekto ng DNR, meron po tayong ipinatupad na National Greening Program or Project dito po sa loob ng QPL. Ito po ay nakapagtanim tayo ng mahigit kumulang sa 679 hectares. Nakapagtanim tayo ng around 500,000 seedlings. Ang naging partner po natin dito ay yung mga people's organization at even yung mga local residents po na nandito at malapit na nakatira dito sa ating protected area. Ang isang area ay nagiging protected area kung ito ay may mga significant na resources sa loob. Dito po sa QPL, marami po tayong mga kuweba na kasalukuyan ay ina-assess at minamapa para po eventually kung pwede na pong puntahan ng mga turista. Meron din po tayong mga falls dito no, sa loob ng QPL na napakagaganda para mapasyalan din po ng ating mga dayuhan o mga turista. Significantly, pagtitignan po, meron po tayong malabayabas plantation dito sa QPL na naiiba siya dahil ang kanyang katawan ng kanyang puno ay kulay pula. Kaya makikita nyo na napakaganda po niya. Ito po ay pinag-aaralan ngayon ng UPLB at ng SLSU para po matulungan tayo na ang species po ng kahoy na ito ay maalagaan at makonserve para po mabantayan at maparami pa para sa mga darating pang henerasyon.
Meron po kaming 8 poles of amaw na sinasabi ito po ay dire-diretso, tuloy-tuloy hanggang sa 1.3 kilometers na stretch po ng Amaw River ay nandun po yung 8 poles of amaw. Pagsasagawa po namin ng biodiversity monitoring system sa Quezon Protected Landscape, marami po kaming iba't ibang uri ng mga hayop at halaman na nakikita at na-identify. Isa na nga po dito ay ang bayuko na kilala po sa local name at uri din po ng millipedes and marami din po kaming iba't ibang uri ng mga butterfly na matatagpuan din po dito, lalong-lalo na po yung uri ng nabibilang po sa papilio species. Isa din po sa native species na matatagpuan dito po sa Quezon Protected Landscape ay ang puno po ng hatoba, kung saan siya po ay mula sa pamilya ng Fabaceae na kapamilya din po siya ng ating pambansang puno, ang Nara. Meron po kami dito ng Rufous Hornbill. So ang Rufous Hornbill po ay isa na po sa ating mga endangered species. So malimit po yung nakikita dito sa ating kagubatan. At meron din po kami dito ng mga tariktik hornbill. So ito pong tariktik, mas maliit po siya kaysa dun sa Rufous. Yung mga braminikite, meron din po kami dito ng serpent eagle, Philippine hawk eagle, and marami din po silang dito nakikita ng ating tinatawag na Philippine bulbul. Just 160 kilometers southeast of Metro Manila, Quezon Protected Landscape is accessible through the Daang Maharlika Zigzag Road, also known as Bitukang Manok, distinguished by its intricately paved road, which resembles the letter M.